Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay magbibigay lamang ng kunting reaction doon sa naging post ni VG Scheme, ayan, ng aking inaanak, na meron daw isang matandang babae na I think babae talaga na merong mga binabayaran at kinakausap para pabagsakin ano o baklasin ang Roboys sa paligid ni Roel, no? Ito po eh hindi birong gagawin ng isang tao. Siyempre, kung hindi po ang target nila is si Roel o mismong ang Rochelle. So ngayon po, hindi naman po apektado ang maglangga, no? At ang unang ginagawan po ng ganitong kalukuhan ay ang mga nakapaligid kay Roel. So, base po sa post niya, no? Eh meron daw pong binabayaran, no? Nagbabayad at merong kinakausap itong taong ito para sila eh mawala, no? Para mawala sila sa paligid ni Roel o ni Rachel, ng Rochelle, dahil nga sila yung ano eh, sila yung mga instrumento kung bakit nagiging maganda yung samahan ng bawat isa. Sila yung nagiging instrumento at sila yung nakakasama para nakakagawa ng charity si Roel at si Rachel. Sila rin ang instrumento para nakakapunta yung maglangga sa iba't ibang lugar, merong kasama, merong security, merong kaibigan na nakakapagsaya. So, ang nais po yata nitong babaeng ito mawala, no? Mawala sila sa paligid ng maglangga. So, ito po ang para sa akin lang. Hindi nalalayo na baka ito pa ang pinaka-founder ng mga tao, mga fake account na gumagawa para siraan si Rachel o si Roel. Naisip ko lamang po ano. Naisip ko lamang na baka isa po ito sa mga tao na nagbabayad. Kasi nga, may binabayaran siya na para gumawa ng kung anong kalokohan. Baka isa rin siya sa mga nagbabayad, no? Sa mga gumagawa ng fake account every katapusan, every 15 days na gumagawa ng issue para sa maglangga. So, ito lang ang masasabi ko sa kanya. Hindi lang ang Roboys ang ginalaw mo. Hindi lang ilang personalidad ang ginagawan mo ng kalokohan, kundi ang buong community. Hindi lamang Roboys ang pinapakialaman mo. So, bali pinapakialaman mo din ang buong community. So marami kang makakalaban dyan. Nandyan ang mga supporters, subscribers, and followers ng bawat isa sa kanila. And syempre, nandito kaming kapamilya na sumusuporta. At lalong-lalo na ako, hindi mo ako pa pwedeng bayaran. No, hindi mo ako madadala sa pera. So, kinausap ko si BG Scheme, no? Ayaw niya pang ilabas, ibigay sa akin yung pangalan ng nanay na ito. Pero pinapangunahan na kita na kapag nalaman ko kung sino ka, eh babaklasin kita dito sa community ng Rochelle, kasi hindi namin kailangan yung tao na sisira sa kung anong naumpisahan, nasimulan ng bawat isa. Isa pa, wala namang ginagawang masama sa'yo ang Roboys, walang ginagawa sa'yo ang masama sa'yo ang Rochelle. Bagko sila ay tumutulong lamang sa mga kababayan nating naghihirap. Nagpapasaya sa mga senior citizen, sa mga nanay at tatay natin na walang ibang ginawa kundi manood lamang sa kanila. At sila yung ginagawang happy pill, and then sila din yung ginagawang gamot sa mga karamdaman, no? At marami ngang nagsasabi na kapag ka napapanood nila ang maglangga, eh nawawala ang kanilang sakit ng ulo, sakit ng katawan, napapasaya sila nito. Bukod doon, no? Kapag ka nagtagumpay ka sa ginagawa mong yan, syempre maaapektuhan yung mga future beneficiaries pa ng dalawa, no? Maraming tao kang masasagasaan, hindi lang kung sino at hindi lang yung iilan, marami. So ngayon pa lang po, ako po yung nakikiusap sa'yo na tigilan mo na yan, ano, tigilan mo na po kung anong ginagawa mo, sapagkat hindi lang po ako, hindi lang po kami, napakarami po namin na makakalaban ninyo, napakarami po namin na handang hadlangan kung ano man yung gusto mong mangyari. And then kung yung perang ibinabayad mo para makagawa ng masama, itinitulong mo na lang, no? Nag-sponsor ka na lang sa mga pabahay, sa mga feeding, sa mga ginagawang good deeds ng bawat isa sa amin. Mas matutuwa pa po kami at hindi ka po namin na papakialaman. Ito toss up ka po namin at ipagmamalaki ka pa namin kung gagawin mo po ang magagandang bagay kung ikaw din po ay mag-charity. Pero po,
Kung ipagpapatuloy mo ang gawaing masama, ang gawaing paninira, eh hindi ka po magtatagumpay. Unang-una, nandyan po ang iba't ibang grupo ng racial community para humadlang, para makipag tagisan talaga ng kanilang pagmamahal sa maglangga, sa amin, sa Raw Boys. Ayan. Hindi po sila papatalo at hindi rin po kami papatalo sa iyo kung ano man ang iyong binabalak. Ang akin lamang pong pakiusap, nanay, kung ikaw man ay isang babae, or tatay, kung ikaw man ay isang lalaki, baguhin mo na po ang liku-likong pag-iisip, sapagkat wala po kaming ibang hinangad kundi makatulong po sa kapwa, makapagpasaya ng kapwa, at kahit hindi po kami mga kandidatong tao, kami po ay tumutulong. Pero po kung meron pong isang tao na merong ginagawang hindi maganda po sa amin, kilala niyo naman si Daddy Donut, no? Ako po mismo ang bumibira sa aking mga kasamahan pagka hindi ko po nagugustuhan o may maling ginagawa. Pero sa ngayon po, all is well. Lahat po kami may ginagawang maganda. Lahat po kami sa ngayon tumutulong. Lahat po kami talagang pagtulong ang nasa isip, ano? Kaya ang aking pakiusap po ulit, mulit-muli po pakiusap, tigilan mo na po ang iyong ginagawa. Tigilan mo ang Rochelle, tigilan mo ang Raw Boys, no? Bagkos tumulong ka po sa amin, ano? Sana po hilutin ng Panginoon ang iyong kaisipan na magbago at talagang iwasan mo na po ang masasamang gawain. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa buong Rochelle community, syempre kay Daddy Donut, Morales family, Matubang family. Yan, sa pamilya ni Roel, maraming salamat. At sa mga supporters natin yan, followers and subscribers, thank you very much po. Sama-sama po nating protektahan ang buong racial community sa mga taong may masamang binabalak po para pabagsakin, no? At ito po yung sinisimulan po sa samahan ng mga nakapaligid sa racial, ang Raw Boys po. Salamat po sa lahat ng tutulong at susuporta sa atin. Yan, thank you very much sa family, RFUS family, RMM family, Barangay Rochelle, Titus and Titas, ayan, K-Rod, RPOP, Calabarzon Chapter, ayan, yung Team Maligalig Calabarzon Chapter, syempre kay Sir Borlolo is thinking, Sir Wow Life, and thank you very much po. At sana po, pagpalain po tayong lahat ni Lord, at gabayan po tayo sa lahat ng ating ginagawa, at lahat po ng taong negatibo para sa atin, labanan po natin. At yung mga issue po na hindi naman po karapat dapat pansinin, huwag na po nating pansinin. Iwasan na lang po natin para po sa ikatatahimik ng ating community. Pero po itong ganitong bagay na nag-uumpisa po, pailalim po tayong tinitira, pailalim po tayong kinakalkal para mabuwag, ito po dapat mabigyan pansin po natin agad, at hindi na po ito pamarisan pa ng iba, no? Mahirap po kasi tulad po ng isang cancer, ayan, kunyari nagsimula sa kaunting bukol na nga lumaki na, naging stage 4 na, mahirap na pong mahirap na pong gamutan yan, parang cancer lang po yan. Kaya habang nag-uumpisa pa lang po ang paninira sa bawat isa sa atin, ayan, buwagin na po natin. Ayan, ingat po kayo at ingat din ako. God bless us all.